Sakit ng ulo ang fringe benefit tax. So sa araw na to mga ka-taxpayer, kung minamahal, huwag tayong magmadali. Ituturo ko sa inyo paano hindi magbayad ng fringe benefit tax sa inyong mga advances to employees. Yan po yung ating topic sa araw na ito. At didiscuss ko ho sa inyo ano yung pwede ho ninyong gawin para maiwasan itong fringe benefit tax. At ano ho yung legal basis ng BIR sa pag-i-impose ng fringe benefit tax. At paano kayo, mga accountants kung minamahal, mga ka-taxpayer kung minamahal, at mga bookkeepers kung minamahal, mga lawyers kung minamahal, paano kayo kikita sa pagre-reduce ng fringe benefit tax sa inyong mga empleyado. Alam natin na nangangailangan ng ating mga empleyado ng ayuda. Minsan, nag-emergency yan. Employer din ako eh. Pag may emergency sa aking mga empleyado, at ang tatakbuhan yan ay unang-una. Yung kaniyang kamag-anak, kaibigan, pagkatapos niyan, yung employer niya. So, ito ho yung paraan para hindi ho kayo magkaroon ng deficiency fringe benefit tax. Ito po yung example ng fringe benefit tax dahil, deficiency tax to ah, dahil nagkaroon ng pautang. Ayan, nakasulat dito. Deficiency fringe benefit tax. Investigation disclosed that you failed to pay the fringe benefit tax on interest on loan at less than the market rate, non-interest bearing and secured advances to stockholders during the year shown in violation of Section 33 of the NIRC as implemented by RR 3-98. Malit lang naman yung halaga. Okay, 82,000. Okay, sa akin, maliit daw. Pero may iwasan natin to kasi sa totoo lang, itong assessment na to, mga ka-taxpayer, yung revenue officer dito, i-reveal ko sa inyo, yung revenue officer na nag-assess dito, kulang sa training. Kulang talaga. Kasi kung ito ay fully trained at experience, hindi ganito assessment nito. Hindi ko sasabihin yung mali. Eh, siyempre, pag sinabi ko yung mali, itatama ng BIR officials yan. And then, ang kawawa, yung taxpayer. Kaya hindi ko dinidivulge dito yung technique. Ituturo ko sa iyo, accountant ka ha, bookkeeper ka, lawyer ka, tuturo ko sa iyo, walang problema. Pero ang gusto kong matutunan mo sa araw na to, paano natin maiiwasan itong fringe benefit deficiency tax? So, sumunod kayo sa aking sasabihin sa araw na to. Ito na. Ops. Gusto ko lang munang isingit ito. Willing po akong bumili na mga corporations na nagko-contemplate na i-dissolve o isarado yung business nila. Please, kontakin nyo ako. Makikita nyo naman dito, nagro-rotate yung mga numbers na kailangan nyong tawagan. Mga ka-taxpayer kung minamahal. Please call me. Please text me. Tuloy tayo. Ito ho yung batas na sinasabi nila. Matagal na ho ito. 1998 na. More than 20 years na ho yung batas. At sa batas na ho ito, may fringe benefit. Ayan. At ang fringe benefit, ang malupit dito sa fringe benefit na to, pag nagpautang ka daw, ayun, pinautang mo, nagkawang gawa ka na sa iyong empleyado, ang tax hindi sa empleyado, kung hindi sa employer. So, dalawa ho yung bukol ng employer. Nagpautang na siya, nabawasan yung pera niya, at since nabawasan yung pera niya, kailangan naman niyang umutang para idagdag doon sa operational fund niya, magkakaroon ho ng interest, magbabayad yung employer ng interest sa banko o kaya sa mga pautangang individual. And then, itatax pa siya ng BIR, ng fringe benefit. Ang effective rate ng fringe benefit tax, mga ka-taxpayer kung minamahal, is 47%. Yan ang effective rate.
tax rate, ang tawag ko dyan, effective tax rate is 47%. At wag ho kayong mag-alala kasi ayon ho sa ating batas, tinaasan na naman tax. Ayon ho sa ating train law, ang fringe benefit tax po ay in-increasean from 32, ginawa na pong 35. Makikita ho nyo rito na siya ay 35 na. Okay, so mataas-taas na babayaran niyang tax na yan. Pero meron hong solusyon. Ha? Gusto ho natin, gamitin ho ng ating mga empleyado yung right to be independent. Gamitin ng ating mga empleyado yung right to be self-reliant. Tuturuan natin yan. At higit sa lahat, kayong mga nakikinig sa aking mga accountants, bookkeeper, at saka mga lawyers, pwede ho kayong magkaroon ng extra income or extra cash. Tuturuan ho natin yung mga employee natin na gamitin yung kanilang dalawang right. Ah. Ano yung right na yon? Right to be independent tsaka self-reliant. So, paano yan, sir? Paano yan? So, meron hong paraan para hindi ho kayo masubject sa fringe benefit tax. Tandaan nyo yan. Do not give advances to employee. Nakakalungkot naman, hindi ko na pauutangin yung empleyado ko. Ano mangyayari pag hindi ko pinautang empleyado mo? Huwag ho kayong mag-alala. Lumapit lang ho kayo sa akin. Nasabi ko na, ito ho yung number ko. Ayan. So, lumapit kayo sa akin at ire-refer ko ho kayo sa Barangka Cooperative at iba't iba pang cooperative. So, yung mga empleyado ho ninyo, hindi na sa inyo uutang. Uutang ho sila sa mga kooperatiba. Ako ho yung mag-i-introduce sa kanila sa mga kooperatibang ito. At kayong mga accountants, lumapit kayo sa akin kasi i-introduce ko rin kayo sa mga kooperatibang ito. At maaaring magkaroon ho kayo ng kaunting kita sa pamamagitan ho ng pagsisave ng fringe benefit tax sa inyong employer, sa inyong kliyente, sa inyong customer. At magkaroon ho kayo ng extra cash dahil kayo ho ay nagkaroon ng contract or pakikipag-collaboration sa mga kooperatiba. Anong magiging benefit mo rito, Mr. Tax Specialista? Wala ho. Ito po ay aking trabaho. Ang tawag ko ho dito ay community service ko, taxpayer service ko. Wala ho akong kikitain dyan kahit 5 duleng. Para ho sa inyo ito, kontakin nyo lang ho ako. Hindi na ho sa inyo mangungutang ang inyong mga empleyado. Sa Barangka Cooperative na ho sila uutang at sa iba pang kooperatiba na kinakausap ko para ma-save ko ang mga employer sa 47% fringe benefit tax sa pag-a-advance ng pera sa kanilang mga empleyado. Ngayon, dalawang klase ng empleyado. Yung isa is rank and file, yung isa supervisory. Okay? Ang fringe benefit tax ay ina-apply sa supervisory. At ang tax ay kinokolekta sa employer. Ang employer ay yung magso-shoulder. Okay? Walang babayaran tax yung supervisory. Pero, pag rank and file ang umutang, ito masakit. Yung rank and file ang magbabayad ng tax. So, dito ho sa ating pinag-uusapan, itong 82,000 na to, kung rank and file, yung umutang, wadi masakit yan, sir. 82,000 ang babayaran nung rank and file. Diba? Eh, ano ba yung mga rank and file employee? Eh, yan yung mga ano, sir, yung mga minimum wage earner. Basta't hindi ho siya ang tawag sa kanyang posisyon ay hindi supervisor, eh rank and file ho yun. So, yung tax, kukolektahin sa empleyado. Imaginin mo, umutang yung empleyado, may tax yung utang niya. Tapos, yung tax na yon ay dapat i-remit ng employer. Therefore, may
tax liability rin yung employer pag hindi niya na-remit yun. So, yun ho yung problema rito sa advances to employees. So, again, ikaw accountant, ikaw bookkeeper, ikaw lawyer, kontakin mo ako, yung mga kliyente mo na nangangailangan yung mga empleyado nila ng loan, wala ho akong tatanggapin yan kahit singkunduling. Itanong nyo pa sa presidente o chief executive officer ng mga cooperative, wala. Ang ano ko ho lang dito, eh, baka pwede kayong bigyan ng kooperatiba dun sa kanilang deal sa mga kooperatiba, sa mga empleyado at saka sa mga employers. Kayong 100,000 na top withholding agents, may mga lawyers ho tayo. Okay? Nandiyan ho si Attorney Linus, Attorney Gemma, Attorney Minerva o Attorney June, Attorney Sara. At sumasama ho si Attorney Che at saka Attorney Terence sa atin. Sila ho yung mga tax lawyers na hahawak ho ng inyong mga kaso pagdating ho sa subpoena duces tecum sa Department of Justice, sa Court of Tax Appeals, at saka dyan po sa Supreme Court. Mga tax lawyers ho yan na tinatawag ko na taxespecialista.legal. Abangan nyo ho yung website na ilalabas natin. So, yung mga accountants na walang mga lawyers, kayong mga taxpayers na walang lawyers, lumapit lang ho kayo sa amin at sinisiguro ko magkakaroon kayo ng legal department. Virtual. Mayroon na kayong lawyer. Available, affordable, and accessible. Yan ho yung ipinapangako natin sa bidyong ito.